Mga katoto, nakasakay na ba kayo ng kalesa? O nakasakay na ba kayo ng kabayo sa Baguio o sa Tagaytay nung wala pang pandemya? Di ba napapansin ninyo yung kabayo ay talaga merong ganito, ano? Ang tawag doon, tapaoho. Bakit? Para saan ang purpose nun? Ang purpose nun para yung kabayo, hindi siya malito kung saan-saan magpupunta yung kanyang tingin at talagang mag-struck siya at magkaroon siya ng hindi magandang pag-uugali at madisgrasya pa yung nakasakay sa kanya. Ay, magandang point of discussion yan sa ating unang pagbasa. Mga katoto, welcome muli sa Focus Lang Tayo kay Lord. Ako po si Father Toto Serrada. Ninyo mga katoto, sinasabi ko sa inyo itong analogy ng about sa tapaoho ng kabayo na concentrate lang ang kabayo doon sa kanyang tinitingnan, doon sa kanyang harta. Ano? Ganda, no? Kasi dapat naman talaga para makapunta tayo sa ating paroroonan, naka-concentrate tayo, naka-focus tayo doon sa ating harta. Yun ang sinasabi ni St. Paul. Na sana kapag ka ikaw natuto kang magbagong buhay, natuto ka na magkaroon ng pagtalikod sa iyong mga kasalanan, nakafocus ka na ngayon kay Lord. Sabi niya, huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong katawan. Bakit? Kasi nakafocus ka na kay Lord. At ang mas maganda pa dito, lagi mong tinitingnan yung kagandahang loob ng Diyos, yung grasya ng Diyos, yung pagpapala ng Diyos. Kaya huwag kang pabalik-balik doon sa mga kasalanang nagawa mo. You don't deserve yung mga malulungkot na nakaraan. You deserve a very good and a happy life. Yun ang lagi sinasabi sa atin ng Panginoon. Kapag ka nais ng Diyos na tayo ay maging happy, kaya nga sabi nila, hindi naman po sa commercial yung gusto ko happy ka nagsimula yun, kung hindi sa Diyos. Gusto ng Diyos, happy ka. Kaya ang tanong ni St. Paul, gagawa pa ba tayo ng kasalanan kapag kaalam natin nasa ilalim tayo ng kagandahang loob ng Diyos? Gagawa pa ba tayo ng kasalanan? Yun ang sinasabing state of grace. Pag ikaw ay nasa estado ng grasya, nasa estado ng kagandahang loob ng Diyos, hindi ka nagagawa ng kasalanan. Pipiliin mo na mag-focus sa grasya, sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. Siyempre, hindi naman yung pag-focus doon ay pagiging makasarili. Pag nakita mo at naramdaman mo, ang grasya ng Diyos ay talagang nasa sayo at ito ay nagwo-work sa sarili mo, share it. Bless others. You receive a blessing, be a blessing also to others. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga katoto, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, subscribe na po kayo. Nang sa ganun, mabless kayo araw-araw. At kung kayo man ay na-bless ng video na ito, please like natin, share natin sa ibang mga tao, at please comment po ninyo, comment ninyo sa baba, Amen, Amen. Nang sa ganun, talagang tayo ay na-bless ng video na ito. God bless you po sa inyong lahat. Stay safe and bye-bye!